hamon para sa National Commission on Muslim Pilipinas sa pagtulong sa pangangailangan ng mga Pilipino Muslim sa bansa ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay NCMF o National Commission on Muslim Pilipinas Secretary Saidamin Pangarungan, kaagad siyang bumuo ng task force para tulungan ang mga Muslim Pilipino sa atas na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nahirapan niya ang kanilang ginawang operasyon dahil sa kalat-kalat ang mga Muslim Filipino. We have some 12 million Muslims in the Philippines. 4 million of them live in barn. 8 million live outside the barn. So it was the biggest challenge that I ever encountered. Kasi how can you feed 12 million Muslim Filipinos who are in dire of help and assistance, especially those who are in the vulnerable sectors. Bukod pa sa walaan yung sapat na pondo, ang kanilang ahensya upang ito ay matugunan. Dahilan upang manawagan ito ng tulong para sa mga nangangailangan. With the help of God, we were able to raise donations from our employees, from the private sector. Maraming nag-respond sa ating mga butihing mga kapatid. And also lately, bago lang, nag-respond din ang DSWD. So in that way, we were able to provide relief operations, mga food assistance dito sa lahat ng ating mga kababayan na mga Muslim. Buong Pilipinas yan, mula Tugigaraw hanggang Tawi-Tawi. May mga negosyante anya at mga individual, gayon din ang mga artista na tumugon sa kanyang panawagan. Sa panahon ng pandemya na nararanasan ang buong daigdig ayon kay Pangarungan, hindi lamang mga kapwa nilang Muslim ang nagpaabot ng tulong, kundi maging ang mga Kristiyano. Sabi nito, marami rin ang mga estudyante na na-stranded sa Metro Manila na isa sa kanilang tinugunan. Naghanap anya sila ng mga lugar kung saan pansamantala ang mga itong maaring manuluyan habang nasa National Capital Region. Kabilang sa pinagdala sa mga stranded ay ang kanilang central office sa Quezon City, Golden Moss sa Quiapo, Maynila at ang Blue Moss sa lungsod ng Taguig. Yung mga estudyante na na-stranded pumunta sa Manila para kumuha ng mga bar board or bar examination ay binigyan namin ng ayuda. Meron ding mga na-stranded dito ng mga Islamic students from Saudi Arabia at some other Middle Eastern countries at we house them in our central office. Dahil anya sa maraming mga locally stranded individual sa Metro Manila, ang kanilang ahensya ay tumulong para makakuha ang mga ito ng kinakailangang dokumento upang makauwi sa mga lalawigan. Pinasalamatan naman ng opisyal si Senator Bongo dahil sa walang sawang pagtulong sa Pilipino Muslim. Dahil anya sa kailangan i-cremate kaagad ang mga nasa pinaghihinalaan o nagkaroon ng COVID-19 ayon sa opisyal, nakipag-usap sila sa Interagency Task Force. Dahil ang patakaran natin ay cremation, yung mga namamatay sa panahong ito. So I had to appeal to the IATF to consider the traditional burial practice for all Muslim Filipinos. Sabi ni Pangarungan, tuloy-tuloy din ang kanilang gagawin pagtulong hanggang hindi natatapos ang pandemyang nararanasan ng bansa. Umasa po kayo na ang NCMF ay tutulong sa ating mga kababayan in accordance with our mandate to provide assistance to our fellow men. Hanggang nandito yung pandemic, tuloy-tuloy po ang assistance na ibibigay ng NCMF. Ito po ang utos sa atin ng mahal na Pangulo. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na Benevento. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.